Sir, na doon sa hearing ng PSA na natanong ni Congressman Abalos yung tungkol doon sa mga kinasal ni Alice Gu na magiging null and void ba yun? Ano ba magiging implication nun, sir? Kasi hindi na siya mayor ngayon. Tapos parang may problema siya siyempre sa pagiging alkalde niya. Well, siguro mo kung kinasal siya at that time na nagkasal siya, there is the probably presumption of legality, no? Unless it should be proven in court talaga, void ab initio. Ibig sabihin ng void ab initio, hindi sa citizen, etc., etc., etc. Anyway, we've got the proper process to follow here. The proper legal process to follow. So you're saying valid yung mga kinasal? Ay, hindi ko po sinasabing valid, no? Until proven to be null and void, it remains that way. Until proven. Kasi, okay, let me make this clear. Kung talaga siya ay hindi Filipino citizen, as it is, even without null and void po ito. Pero of course, we cannot erase the fact na yung mga nagpakasal ay good faith yan eh. Diba? Kawawa naman yung mga bata na nakapangalan sa ganito. No? So, para sa akin to, dapat siguro, as early as now, kunin na yung mga listahan nito. At para for whatever is in the future na mangyayari, mapaghandaan na kaagad kung anong action ang pwedeng i-take po nito. Otherwise, it will be unfair to those na talagang kinasal ng tama at yung mga bata na manaping ipinanganak. At hindi lamang yun. What if mayroon dyan isang namatay, yung inheritance rights, etc., etc., lalo maging komplikado ito. No? Ang siguro silver lining lamang ito, ilang term na ba si Alice Gu? One term lang yata ito. So, you're seeing at it mga 2 years or 3 years ago. Habang maaga pa, dapat ipalista na kaagad. Warrant of arrest. So, anong gagawin ng polis? Tatalikuran namin ang trabaho namin. Hindi po pwede yun. Once talikuran ng polis ang trabaho niya, lahat ng wanted nakakawala. Kaya iniisa-isa po namin yan. Nakita nyo naman, ang polis, si Alice Goo, nagpunta pa kami ni Chief Marville. Binigyan kami ng taning, alauna ng umaga ha, na-receive namin to, alas 6 lang. But despite that, pinuntahan talaga namin, wala kami tulog mo. Kibuloy, balik na rin natin ang tanong. What if hindi namin nahanap? Yun na lang, kung hindi namin siya nahanap. Dami kaming demanda ngayon, maraming tuliksa, maraming bashing, okay lang yun. Pero ang pinakamabigat nito, ang simbolo is, basta malaki kang tao, ma-impluensya ka, kaya mo makawala. Yun ang simbolo nyo. Under the PNP, hindi namin gagawin yun. Na? Talagang hahanapin namin yan. At yun ang ginawa ng PNP. Last na yung kay Harry Roque, may message ka ba para makita na siya? Well, ako simple lang naman. Hindi lang ito kay Harry Roque. Sa lahat ng taong merong processes galing sa ahensya, be it warrant of arrest, be it contempt, sundin lang po natin ang batas. Ganun lang po kasimple yun. At kung hindi magawa ng batas, ito, ang PNP po yung nauutusan lang sila. Kaya nakakaawa ang polis eh. Sabi nyo nga kanina, they're getting all the bashings. For what? For doing their job? It's so unfair. It's so unfair. Tore, for me, is a symbol of a good police officer who stand on his own. No? Talagang tinayuan niya ito against all challenges, lahat ng harmonious that official objective, sabi ng ating Chief PNP, hanapin mo at nagawa niya. I think, for me, on my book, dapat lang itong taong to, talagang mabigyan siya ng ano eh, ng para bang for a job well done eh. It's a mission accomplished, by the way. Not only of Tore, but through Chief Marville and the whole of PNP. I'm so proud of our PNP. Maski mag-bashing pa sila, okay lang sa akin yon. Ang importante rito, PNP has done its job, its mission accomplished, and I'm so proud of them. Sir, sa budget lang po, anong oras po kayo sasalang? Ano pong masasabi niya sa suporta ng House Leadership sa budget ng LGPNP at iba niyo pang attached agencies? Well, mabait naman talaga ang House ever since. They've been very supportive of our agency. At tingin ko naman siguro ngayon, no? Pero of course, it's part of democracy. Karapatan din nila magtanong kung anong nangyari for the past budget. It's part of the process. Naunawaan po namin. Sir, okay? Si SBO4 Narsolis, pinapahanap din siya ng quantum. Nahanap na ba? We don't have any report yet, no? Pagka nakita po namin yung request sa amin, di hanapin po namin. But I haven't seen the request po, nahanapin po siya. Sir, any reaction lang po doon sa sinabi po ni Mayor Basti Duterte against General Torres? Sasampalin daw po niya dahil doon sa crime stat po sa Davao? Well, that's ano po, hindi po natin ano, that's, I think it's more of ano, wala na mo po yung ano niya. It's, nasabi lang po niya yun.
So second gen, any potential whereabouts po ni Attorney Harry Roque, meron na po ba tayo pinapatay? No, we're helping each other, pinahanap po naman. Safe po ba na nandito po sa Pilipinas si Secretary? At saka, amin na lang po muna yun. Pero may panawagan ba kayo, Jen, na kung saan na lang sana magpunta sa outlet sa halip na gamitin pa yung resources ng PNP? No, it's up to him, but alam niya naman po yung tama sa mali, but dapat sa ano po siya, magpakita po siya doon sa ano, dito po sa House of Representatives. Sir, pero kahapon sa press con po ng PNP, na-confirm po na na-serve na, pero hindi naman siya, wala siya doon sa mga pagkakas. Ano po yung next doon kung hindi naman siya makita? No, well, sa ano, tuloy-tuloy naman po yung paghanap po na, hindi naman po kami ihinto po. As long as meron po yung order, then we'll follow po yung orders po natin. Sir, sa Thursday, yung hearing, kaya bang maiharap si Roque sa panel quad? That, yun po ang hinahanap po natin. No? We cannot promise, but all effort po ng ginagawa po ng all law enforcement, not only the Philippine National Police, but all law enforcement po ang natumutulong po sa paghanap po nila. Jen, last question na lang from me. Marami po matumutulig sa doon sa proposal na i-up yung ranggo ni Tore kasi nga po, of course, nangyayari sa Kingdom issues. But what's your take on this po? Yung sa mga criticisms about Tore po? Criticisms about Tore doon sa naging moves niya po doon sa nagpagawali kay Kibaloy. No, he's just doing his job properly po. Sa job well done. So, yun po yung ano natin sa effort of the Philippine National Police, nagtulong-tulong po kami. And ito na po yung resulta po natin. So, what's next for General Tore General? No, it's always the organization that unahin po natin. It's an organization kung asa po na dapat natin ilagay ang bawat po. Kasi hindi naman po lang to sa, sabi ko nga, General Tore, plays a big role dun sa paghuli po kay Kibaloy, but sa effort of the whole Philippine National Police po yan. And pagkano na po kasi may lumalabas social media na parang inutusan daw po siya na nakakataas ng presidente daw po ni First Lady daw po para huliin si Kibaloy kasi daw po may hinahabol daw po na parang promotion daw po sa kanya. That's not true. That's my order. That's akin po yung lahat ng orders na yun. Wala po akong sinasabi ko nga ito. It's pinalam po natin sa minaman natin na SALG. And we have the guidance coming from the SALG na ito po. Na ito gawin natin tama. Ito po yung ano, we inform po ang SALG natin. Up to the SALG po information. Wala na pong iba. Thank you,